nilonggan nyo na kusinera. Ngayon, magluluto tayo ng Japanese curry. Yung Japanese curry ay number one na pinaka-popular dito sa Japan. Either yung ilagay nyo is yung beef, pork, or chicken, or seafoods. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong ilagay sa niluluto mo. Kaya, ukdin nyo ako, maluto naman kita, mga palangga. Japanese curry! Magluluto tayo ngayon ng Japanese curry. Yung pinaka-main ingredients ng Japanese curry ay beef o yung tinatawag sa salitang Hapon na gyuniko. Tapos ito yung ginagamit ko na curry, yung SB, golden curry. Bali, ito siya yung cubes na ilalagay natin mamaya. So, bali, yung pinili ko is nasa shukara. Ayan yung kanji, nang nasa middle lang siya. Kasi hanggang 5 yung pinakamaanghang nito. Kaya yung pinili ko is nasa middle lang. Tapos ito yung ating carrots, o yung tawag sa wikang Hapon is ninjin. Yung potato naman, yung tawag nila is jagaymo. At ito yung ating white onions, o yung tinatawag nila na tamanegi. Ito naman, yung ating cornstarch, yung tawag sa atin, sa wikang Hapon, tinatawag na nila ito na katakliko powder. Kaya ito yung ating main ingredients para sa ating lulutuin na Japanese curry. Pinakaganyan, kaya isa-slice ko siya ng maliit-liit para madali siyang ilagay. Ayan, after ko siya ma-slice, ganyan. Maglalagay tayo ng olive oil or mantika. Ng garlic, igisa natin siya. Sunod natin yung ating onion. Yung onion natin, kailangan madami-dami siya para yan yung nagpapasarap sa curry. Yung madaming onion. Kasi yung onion, matutunaw yan siya eh. Kaya kailangan damihan nyo yung white onion. Yan yung sikreto sa pagluto ng masarap na curry. Kaya ako pag nagluluto ako ng Japanese curry, talaga madaming onion, yung white onion. Kasi pag humalo lahat to, na mawala, na humalo lahat siya sa sabaw ng curry, masarap, malinamnam. Ingredients na beef. O yung tinatawag sa salitang Hapon na gyuniko. Ayan, madami-dami kayong Japanese word talaga na matutunan sa akin. Alam mo, yung curry, ito yung una ko natututunan na luto ng mga Hapon kasi tinuruan ako ng asawa ko kung paano magluto ng mga Japanese food din. Yung asawa ko kumakain ng Pinoy food, pero minsan gusto niya din kumain ng, siyempre, yung luto nila. Siyempre, kahit sa ang bansa tayo pumunta, hinahanap-hanap natin yung pagkain natin, diba? Ganun din sila. Kaya kailangan, pag yung asawa mo is foreigner, kailangan mo matuto din ang culture nila at yung pagkain nila kung paano ihanda. Kaya ikaw yung mag-adjust, girl. Alangan na yung asawa mo mag-adjust. Hindi pwede yung ganun. Dapat sa isang relasyon, para mag-work out yung relationship nyo, hindi dapat na isa lang yung mag-a-adjust. Dapat dalawa kayo kasi magkaiba-iba yung culture. Kaya dapat mo ding maturuan at mahalin yung culture ng asawa mo. Kung ano yung culture nila, vice versa. At plus yung respect sa culture nila. Vice versa, nire-respect na din yung culture natin. Ganun lang. Yan yung nagpapalakas sa isang relasyon. Susunod yung ating potato. O yung tawag nila na jagaymo. Nung una ko sa Japan, hindi ko alam kung ano yung potato. Nag-grocery ako. Yung binili ko, alam mo, iba. Kaya nagulat yung asawa ko kasi hindi ko alam. Kasi alam mo dito sa Japan, yung mga sa supermarket, minsan ka lang makakita na merong English, lahat nakasulat ng Japanese. Minsan, meron din na ibang, yung malalaking ibang supermarket minsan, meron din English na salita, kaya makikita mo, makakabili ka. Pero pag wala ka talaga nose, yung mabili mo is iba. Next, na ilagay natin is yung ating carrots or yung tinatawag nila na ninjin. Ito sila yung pinaka main ingredients ng curry or Japanese curry.
sobrang kakaiba yung Japanese curry ng mga Hapon kaysa sa curry ng India. Alam nyo ba yung pinagmula ng curry? Is India, sila yung nakadiscover ng spice ng curry. Ayan, trivia, charot. Sa natin lahat, nalagyan natin ng tubig. Bali, iboboil muna natin siya hanggang sa lumambot lahat yung ingredients. Dito pala sa Japan, pag bumili kayo ng beef or yung ano yung binibili mo, yung mga beef nila dito or chicken, pork or beef, walang buto. Tama yung timbang. Diyos ko naman, sa atin naman, bibili ka sa palengke kasama yung buto dun sa timbang. Kaya pag uwi mo lang bahay, yung isang kilo mo naging half kilo na lang kasi yung nilagay puro buto. Ganun. Kaya minsan nakakainis. Tapos pagdating mo sa bahay, siyempre, magluluto ka yung karni sa atin, lalo pat sa palengke, sasabihin sa'yo na hindi yung hindi makunat yung karne, edi ikaw naniniwala ka, edi umuwi ka ng bahay, niluto mo. Ayun, girl, umabot na ng isang oras, hindi pa lumambot yung karne mo. Nawalan ka na ng yung LPG mo dahil sa akaluto mo, kaya pa ganyan, utang na loob, girl. Gumamit ka na ng pressure cooker. Kasi yung sa atin talagang makunat yung mga karne. Dito talaga sa Japan, malalambot yung mga karne nila. Hindi mo na kailangan ilaga ng matagal. Sa atin naman, abutin ka ng siyam-siyam. Yan yung ano ko, nasi-share ko. Dito kasi, pag bumili ka ng kahit anong klaseng pork, chicken, or beef, wala talaga siyang buto. Kaya maganda, kasi muna siyang bumula-bula. Yung mga ganito, yung mga bula na hindi kailangan, tanggalin natin yung mga ganito na bula. Kaya kailangan may pangtanggal kayo na ganito. Gaya din yan sa buhay natin, yung mga hindi kailangan na mga tao, kailangan tanggalin sa buhay natin yung mga, especially yung mga toxic na tao. Kaya kailangan para minsan lang tayo mabuhay. Kaya gayon, kailangan tanggalin. Yung mga ganito-gito, yung mga bula-bula, katanggalin nyo yan kasi dumi yan ng karne. Kaya kailangan malinis siya, tanggalin. Diba? Hinaan natin yung apoy. At, yan kasi dumadami yung bula, kailangan tanggalin ulit yan siya. Pag malinis na, nawala ng may lumalabas na bula, saka natin yan siya tatakpan. At ilalaga. Hanggang so pala, gaya din sa atin na may nor cubes o yung tawag nila is Maggi Bihon. Maggi Bihon, iwan ko ba't ganyan yung tawag nila. Sa atin, nor cubes to eh. Yung flavor nito is beef din. Ilagyan natin ng dalawa. Para pampalasa din siya. Hayahayaan muna natin. Pakpan na lang natin siya. Diba? Malambot yung karni nila. Kaya hantayin na lang natin. Matagal-tagal yung pagluluto nito kasi kailangan mo siyang palambutin lahat yung ingredients para mas masarap. Kaya yung pagluluto din ng curry is kailangan din ng patience. Yung sinasabi nga nila, patience is virtue. Kaya kailangan mo din mag-antay. Ganon. Ayan, tunawin naman ulit natin yung ating curry. Kaya yung pagluluto talaga din ito, maano din, mabusisi din yung mga luto ng mga Hapon. Pag talaga-talaga kasing foods, yung mga Hapon talaga sa foods, talagang maano sila. Yung, talagang, ano ba yun? Hindi ko na ma-express yung salita ko. Ano ba yan? O sige, ganun na lang. Yung mga Hapon, pagdating sa pagkain, talaga mabusisi. Kaya kailangan i-serve mo yung pagkain nila ng tama din. Ano ba yan? Kasi minsan ganito. Pag nagsasalita ka, may kasama akong ano, may kaibigan ako na Bicolana. Hindi kami magkaintindihan kasi ako Ilongga, siya Bicolana. Kaya yung salita namin is Tagalog. Tapos may kaibigan kami na Hapon, hindi din nakakaintindi ng salita namin or English. Kaya magsalita ka ng Japanese. Tapos pag hindi na naman, iba na naman yung kausap mo, magsasalita ka ng English. Kaya yun yung utak mo, sabog na, girl. Sa madaling salita, sabog.
dami ba naman ng salita? Kaya minsan hindi mo na makuha yung tamang timing. Ayan, nailagay na natin lahat yung ating Japanese curry. Kailangan lang natin siyang haluin para hindi dyan magkaroon ng low pressure area sa baba. Ganon, para walang may namumuong sama ng loob. Joke lang. Walang may namumuong. May sikreto akong sasabihin sa inyo. Joke lang. Kaya yung sikreto, lalagyan ng katakliko. Or yung cornstarch para mas lalong lumapot yung ating Japanese curry. Kaya yun, pag sa Pilipinas pala, may mga Japanese curry na binibenta sa supermarket, especially doon sa SM, Robinson, o yung Ayala supermarket. Yung piliin nyo na brand is S&B. Kasi maganda yung quality kaysa sa ibang brand ng Japanese curry, pero depende sa inyo kung sa ano yung gusto nyo, kung ano yung bit nyo. Sa akin kasi ito yung ginagamit ko palagi. Yung brand is S&B. Ito na yung ating Japanese curry. Ready na siyang lantakan. I-ready natin yung ating rice kung paano mag-plating ng curry at rice. Makaon na kita sa akon nga niluto. Dali na, updin nyo ako, makaon kita. Kasi noon, nahihiya ako magpakita habang kumakain ako at lumalapang. Pero kasi ngayon, paano na ipakapala ng mukha? Kaya ganun. Tina-update nyo ako. Yung Japanese curry, minsan nilalagyan nila yan ng toppings. Either yung nilalagay nila is yung pork chop. Tapos yung breaded pork chop, yun nilalagay nila. Kaso gusto ko yung plain lang, kaya hindi ako nagluto ng breaded pork chop. Tapos, syempre, hindi nawawala yung Coke. Pinaya ko eh. Pag yung mga Hapon, gusto nila ng tea, yung tea sa kanila. Kasi sa akin, bumili ako ng maliit na Coke kasi nagda-diet din. Kaya, samahan nyo ako. Unang tikim ng curry. Unang tikim ng curry is curry. Malambot lahat. Sorry, nagsasalita ako mga kumakain. Pagabi kasi, hindi din ako kumakain. Hindi din ako kumakain. Nagda-diet ako. Pero kasi, yung si Bakla, gusto niya na makita na lumalapang ako. Kaya yung... Kaya dali. Kaya yun, pa nagluto kayo, itatry nyo to. Masarap talaga. Yan yung authentic na Japanese curry. Yun yung pinakita ko sa inyo na recipe. Kaya itry nyo. See you ulit sa ating mga next vlog. Thank you sa lahat ng mga nagsusuporta na mga kaibigan.